Tatago po ako ng itlog nilagay po sa kwarto ko. Tapos nagpainit po ako ng plancha. What? Kaya naghahanap din po ako ng katulad niya ng pinggan na yan. Yung stainless na pinggan para hindi mabasag. Tsaka madaling mainit. Tsaka makakaluto talaga ng itlog yan. Tsaka pinapatog ko rin yung plancha para hindi matumba at hindi ma-ano yung itlog ko. Ang hirap naman maging OFW talaga, no? Mapapalayo ka sa pamilya mo. Yan ang ginagawa ko. Tapos naglagay ako ng salt at saka black pepper. Nilagay ko sa bulsa ko. Nilagay ko na sa tissue. Para dito sa abroad, dapat madiskarte ka. Ginagawa ko po, plansya po yung pinagpaluto ko. Kasi ano, bawal po ako magluto sa kusina. Doon din sila. Laban lang. Galitan ako. Kaya yung ginagawa ko, nagpainit na ako ng plansya. Ayun, lapit na natapos. Maluto din yan. Tapos na, tapos ka gina... Kinakain na namin pagdali kasi hindi ako makatulog. Sobrang gusto mo, hindi ako makakatulog. Siyempre. Ayun, nagnakaw ako ng tinapay. Minsan nagpapabili ako sa ano sa kaibigan ko doon na kapitbahay din. Kaya yun. Ayun, kukain ganyan. Dito sa abroad, kapag hindi ka madiskarte, uuwi ka talagang bangkay. Kasi maraming mga amo na madamot sa pagkain. Maraming mga amo na ginagawa tayong robot. Yan po yung nararanasan ko noon. Sobrang gutom. Hindi ka makakatulog sa gutom. Laking pasasalamat ako ngayon. Grabe kasi bongga na kami sa pagkain. Nakakakain ka yun. Masasarap na pagkain. Mahirap dito sa abroad. Mahirap kapag mahirap. Palaban tayong mga Pilipino. Marami tayong kababayan na ganito. Marami tayong kababayan na lagi na lang nagugutom. Laban lang. Napupuyat. Walang sapat na tulog. Okay lang naman sa atin na marami tayong trabaho kasi trabaho naman yung pinupuntahan natin dito. Pero hindi natin kaya kapag gutom tayo at wala tayong pahinga. Hindi naman kaya ng katawan natin. Hirap tas mag-isa ka lang. Kaya sa mga gustong mag-abroad dyan. Dapat yung iba minamaltrato pa. Dapat ano, buo yung loob mo. Dapat madiskarte ka dito. Dapat lang talaga kasi bawal po mahina dito sa abroad. Ganun talaga ang buhay pero huwag lang tayo magpapit, diba? Masakit lang isipin na marami tayong kababayan. Always pray lang kay God. Alam natin na, alam ko na hindi marami kayo kababayan na nakaranas. Saan naman kayong lugar ngayon? Wala naman tayong choice. Tapangan nyo lang. Hindi tayo pwedeng sumuko. Lagi kayong manalig sa Diyos. Wala naman tayong ipon. Mananatili naman tayo dito. Prayer is always the best weapon. Kaya, sa mga kababayan ko dyan, magtira tayong kunti para sa ating sarili. Huwag nating ipapadala lahat. Para naman makauwi na tayo. Sige po, maraming salamat.